4 ko, baga lang ko natin. Times 3. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Hi guys, so nagbabalik tayo sa Ninneko. Our today's topic is about the guild. So papakita ko lang sa inyo paano mag-work yung guild, how guild works, and kung paano sumali, tsaka ano yung mga advantage niya sa laro. Yun, teka lang, anahin natin muna. Wow! So ito nga guys, bago tayo magsimula, ilalagay ko sa description ko kung gusto nyong mag-register. Kung bago lang kayo sa Ninneko, please copy to, gamitin nyo yung reference, yung reference link para may makuha akong rewards. Then ganun din kaya kung may gusto kayong invite, kunin nyo lang yung link nyo, then makakakuha kayo na tulad nito. Asa na yun? Yan, invite friend. So marami na sigurong gumamit nung link ko. And add nyo lang ako, kahit search nyo lang yung Suruwaki, then i-accept ko kayo. Yun, so paano mag-start na tayo kung paano nag-work yung guild. So yung guild, nandito siya sa world, tas ito, guild. So pag-clinic mo yan, pag wala ka pang guild, pag-clinic mo to, lalabas dyan yung mga guild list. Then, apply lang kayo ng apply, tas hanggang may umaccept sa inyo. Kung wala kayong kung wala kayong mahanap or walang nag-a-accept sa inyo, try nyong maghanap sa Telegram or sa Discord ng Ninneko. Yun, maraming naghanap, mag-chat lang kayo doon. Then, kapag na-accept na kayo sa guild, as ito yung niya. Yan, ganyan yung itsura niya. Sa summon, ito makukuha nyo yung guild coins. Then, meron ding mata token na nakalagay. Itong guild coins, nakakuha kayo dyan sa boss, tsaka sa daily, pag kinuha nyo yan. Ayan, check-in, daily yan. Tapos, ang mga rewards niya, ito. Ayan, sa firebox, pwede kang makaano ng Ninneko sa puzzle para sa artifacts. Ayan, yung reset Ninneko, yung pagre-reborn ng Ninneko. Mga yellow artifacts. Ito, red artifacts fragment para sa red artifacts. Ito, red artifact chest, tsaka red equipment. Tapos meron ding purple fish and green fish. So yan, merong times 1 tsaka times 10. Yan, ipon lang kayo ng guild coins. Tapos dito sa member, yung mga members nyo, makikita nyo dyan kung sino yung online. Check-in for daily rewards in level. Tapos kung pwede mag-leave guild tsaka yung activities. Yan. Dito nga pala, pag sa leave guild, parang pag gusto nyo mag-leave, tapos kakasasalin nyo lang, pwede kayo mag-leave after 3 days or 2 days ata yon. Then, pag naka-leave kayo, tapos na yung 3 days, yun nga, magkakaroon ulit kayo ng 2 days bago makasali ng bagong guild. So, magre-reset yun. Yan, tapos sa shrine. Yan, ito yung mga contribution ng contribution ng mga members nyo. Kung para makapagbukas kayo ng boss, guild boss, ito. Para makaano kayo ng guild boss, kailangan nyo ng 100k na contribution, total 100k para makapag-open kayo ng guild boss. Then sa guild boss, pag na-open nyo yan, pwede kayong mag-attack ng 5 beses kada araw. Yan, tapos meron kayong mata token na magagastos per attack. Then, nakalagay dito yung sa damage ranking. Yan, yung pinaka-damage nyo. Yung total kung sino yung pinaka-malakas na damage sa mga members ng guild nyo. Then, ang rewards nyan is, yan, bonus contribution is guild coin. Para makapag-summon. Yan. Mas maganda yung mga rewards nyan.
Then ang pinakamagandang advantage ay Guild War, wala pa yan. Coming soon. Tapos ang pinakamagandang advantage niyang guild ay itong guild skill. Yan, kung marami kayong extra purple fish tsaka green fish yan sa arena, yan, max level plus 1190 attack pag nag 30 over 30 na, tas sa armor plus 184, tas sa HP plus 10k. Tapos ito, yan, kulang pa ako eh, increase crit 10% and crit damage. Yan, makakatulong yan sa arena at sa adventure. Tapos mare-reset siya every reset ng arena season. Yan, 28 days. So habang nagle-level yung guild nyo, pwedeng mag-unlock yung mga guild skill nyo na malalaking tulong para sa arena. Yan, malaking tulong yan. So yun lang, ang advantage ng guild, pwede kayong mag-summon ng boss. Tapos yung sa guild coin, pwede nyong gamitin para makakuha kayo ng... Ito, kung sobrang swerte niya sa firebox, red artifacts, tsaka red item. Yun. Yung red kasi, yun yung parang pinakamalakas. Sobrang ganda ng stats niya. So, depende sa usapan nyo, yung sa guild nyo, kung ilan yung mga iko-contribute nyo. Ako, nakasali kasi ako sa Telegram. Kung gusto nyo sumali, sa Facebook, kung gusto nyo maghanap ng guild, ha? Ano, search nyo lang yung Ninneko, then Ninneko PH. Yan, kung gusto nyo sumalo. Then, PM nyo lang to si Kain Tulog Repeat na isali kayo sa Discord. Yan, baling batch 4 na ngayon yung sa guild ng TNL, the Ninneko Legion. Yan, nakasali ako. Ako ay batch 3, yan, TNL 3. Hercules. Hercules yung guild namin. So, naka 100k na kami. Then, yung boss. Ayan. So, naka-attack na ako kanina. So, try natin umatak ulit ngayon. Ito yung itsura ng boss fight. Ang ano, hindi namamatay tong boss. Ano lang to? Kung sino lang yung pinakamalaking madadamage. Iko-contribute lang yung ano. Yung guild coin. So, attack natin. Marami naman tayong mata. Ang pakita ko sa inyo itsura. Yan, times 4 ko, bagalan ko natin. Times 3, yan. Yan, so malaki, malakas talaga yung attack niya. Ang Ninneko nga ako nga pala is 7 na. So yung isa is for ano lang, adventure, yung pagkuha lang ng mata. Then focus na sa arena to. Hindi pa masyadong perfect yung ano, Ninneko ko. I-upgrade ko lang. Mga dalawa pa itong nakakatana tsaka yung isang ano, walang yellow or reader. Yan. So, okay na yun. Tingnan natin sa damage. Medyo malayo tayo. Saan na tayo? Yun, naka 1.68M na tayo. So, ma-attack ulit tayo. Per day yun, 5 times. Kaso nga lang, may mata na na kailangan, ano, bago maka-attack. Ang maganda dito, yung may heal, yung may crit. Yan, yan yung maganda. Ganyan lang nagwo-work yung guild. So, wala pa yung mga guild war. Maganda rin yun. Hindi pa natin alam kung anong magiging itsura nun. Tsaka, kung paano yung gameplay. Marami pang update si Ninneko. Kaya, maganda to. Maganda pa rin. Tsaka, yung presyo niya is, ano na, pwedeng-pwede na kasi, ano, mga nasa 4K, 3K, 2.5. Yung pinakamababang Ninneko. End time 4 days. So, ayan nga. So, yun lang guys.
like and subscribe tayo para sa more videos about Ninneko and then sa ibang games. Then yung ano, ilalagay ko sa description yung referral link ko, then ano, tanong lang kayo sa comment kung then sasagutin natin yon. So bye guys, yun lang.